Magandang buhay mga paps, welcome back to my channel. This is Mamon's Motovlog. Ngayon, ituturo natin kung paano ba i-adjust ang combi brake ng Honda Click 150i. Ang kailangan lang natin mga paps ay flower wrench. Iwan ko kung flower wrench ba ang tawag dito. Para siyang allen wrench pero parang bulaklak. Yung meron siyang anim dito, anim. So, luluwagan lang natin ito. Ito, mga paps. Luluwagan lang natin. Yun, pag naluwagan na natin, ikutin lang natin ng kunti. At kung mapapansin ninyo mga paps, ito ay pwede yan nasa gitna. Pwede nasa gilid. Sa gilid sa kanan, sa gitna lang. At sagad sa gilid naman ng kanan. Itong bakal na bilog mga paps na nasa loob. So mamimili kayo depende sa gusto nyong adjustment. So pag ito, ibig sabihin mabilis kumagat yung brake natin sa harap pagkaprino natin sa likod. Sa gitna, ibig sabihin even lang. At dito medyo maluwag tayo sa preno sa harap. Now nga paps, kung nakuha nyo na yung gusto nyong adjustment, ang kailangan lang natin gawin ay ihigpitan ulit itong nut. Ito napili kong adjustment mga paps, kaya higpitan ko na. So ayun nga mga paps, nahigpit na natin at ito yung desired adjustment na gusto ko para sa ating combi brake. Ngayon kung medyo hindi naman na sumasabay ang or hindi na nagpipreno ang harap kapag nagpipreno tayo sa likod, meron din naman tayong pangalawang pwedeng paraan para i-adjust ang combi brake. So ang kailangan lang natin gamitin ay open wrench na 12 at open wrench din na G's. Ito mga paps, kung nakikita nyo itong nut, itong nut, luluwagan muna natin yan para ma-adjust natin. Gamitan muna natin ng chamois dito para hindi lang magasgas yung pairings kung sakaling lumampas-lampas yung paggamit natin ng tools. So kung luluwagan natin to, kailangan pababa. Yun, pababa. Pwede na sa kamay. Yan. Ayun mga paps, naluwagan na natin yung nut. So, gagamitin natin ang open wrench na G's dito lang. Kung gusto natin mas kumagat siya, hihigpitan lang natin. Ang pahigpit nito mga paps ay pataas. Ganyan. Depende sa adjustment na adjust natin dito kanina. Kung gusto mo naman siyang luwagan, pwede nating luwagan. Ito ay pababa. So, nasa inyo pong kagustuhan mga paps kung anong klaseng adjustment ang gagawin ninyo. Tapos, pagkatapos mo na na-adjust mga paps, ihigpit lang natin. Gamitin ulit natin itong 12 para panghigpit dito sa nut. Yan. So, yun yung simpleng paraan mga paps para i-adjust ang combi brake nitong ating Honda Click. Next mga paps, ituturo naman natin kung paano i-adjust ang preno sa likod. Kung dito, kung mapapansin nyo, malalim na oh. Malalim na. Pag ganyan kalalim, kahit ganito, kasi hindi ka na komportable kapag malalim ng preno mo eh. So, mas maganda i-adjust na natin yung preno natin sa likod. Wala naman tayong tools na kailangan gamitin mga paps. Ang kailangan lang natin ay kamay. Kasi malambot lang naman yan eh. Kamay lang ang kailangan natin. Ito, kung mapapansin nyo itong nut, kailangan lang natin i-push papunta doon. Ngayon pag na-push na yan mga paps, iikot lang natin to
counter, ay iikot natin ito clockwise mga paps. Habang iniikot natin ng clockwise mga paps, sumihigpit na yon at bumababaw na yung preno natin doon. Tingnan mo, makikita natin bumabaw. So kulang pa. Diba kanina mga paps, sobrang lalim nun. Ito, push ulit natin hanggang sa kuha natin yung gusto nating adjustment. Tandaan mga paps, clockwise lang ang ikot. Kung gusto niya naman luwagan mga paps, counterclockwise lang. So maybe pwede na to. Ayun. Kung nasobra naman tayo ng higpit, makita natin, tignan natin sa gulong kung sobra ba ang higpit natin. Kung napapansin nyo, mahirap ang ikot. Kung alam nyo mabigat, ibig sabihin sobra ang ating higpit. So pagluluwagan natin, counterclockwise lang mga paps. Ayun. Kanina sobrang higpit, ngayon okay na. So check natin ulit. Yun. Okay na. Ngayon mga paps, paano ba natin malalaman kung magpapalit na tayo ng brake shoe natin? Kung mapapansin ninyo, dito sa may reference mark, dito. Papansin ninyo, ito totoong may triangle. Ayan, papansin nyo may triangle na malalim. Pag tumapat ito, dito sa may triangle, na parang nagpo-point, meaning to say, kailangan na nating magpalit ng brake shoe. So, sana mga paps, nakatulong itong simpleng video. At sa mga bago sa aking channel, please huwag nyo pong kalimutan na i-click ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong ina-upload. Thank you for watching, ride safe, and God bless.